Hello mga karatan. So, ayan, di ba kanina tinuruan ko yung gumawa ng Hi mga karatan. So, ayan, magluluto naman tayo ng dinner ngayon. Ito, ni-request ni Tristan. So, kanina tinuruan ko yung gumawa ng merienda, yung ating clubhouse sandwich. So, kung hindi niyo pa napapanood, check niyo po yung video. Okay, so ngayon, ang nag-request si Tristan, so gusto niya daw ng isda. So, kanina, nagpunta ako ng grocery, nakakita ako ng tilapia. So, ang gagawin natin ngayon is, tuturuan ko yung magluto ng tinolang tilapia. Ang sarap nito, promise. Natutunan ko to sa papa ko. I hope you could try. Pwede siyang tilapia or bangus. And napakadali lang talagang gawin. Konti lang ingredients niya. And for sure na magugustuhan ninyo lahat. Okay, so ito rin yung ating mga ingredients. Ayan, so of course, kailangan natin ng fresh tilapia. Since dalawa lang kami yung na nakakain, so ang binili ko lang ay isang malaking tilapia. And then pinakap ko na lang into three. Ayan, so of course, ganyan na naman yung ulo. And then, what's this? Sayote. Dalawang medium size sayote. Garlic. Maraming luya. Since ako maraming luya. Onion leeks. So, pag may onion leeks din ako gumagamit ng fresh onion. Ito, okay na to. Sobrang sobrang. And then, pechay. Okay, that's it. Let's go! Ayan, so tara! Start na natin ang pagluluto. So, ayan, nag-heat na ako ng kaldero ko. Sigyan natin siya ng mantika. Kunti lang. Isa na tayo ng bawang. Parang pag narinig nyo, tinolang tilapia. Parang weird lang, diba? Pero actually, ang sarap niya. Masarap din siya sa bones. Once in a while, nare-request niya na ito. So, like, sa gabi, sinabi niya na magluto daw ito. Wish granted. So, hindi kami nagbabawas kami ng rice. Ngayon, hindi kami masyadong kumakain ng rice. Kaya, dinadagdag ko yung gulay. So, marami akong sayote and pechay in replacement sa rice. So, ngayon, pag medyo brown na yung bawang, sulod na natin yung luya. Make sure na yung isda, linis na linis ha, hindi siya malamig. As you can see, it's a little bit sharp. Lagyan natin ng water. Boil na ako kayo ng water. Ang shortcut. And then, iplahan natin ng patis. So, kayo na po bahalang tumansya kung gaanong kaalat ang gusto ninyo. And then, pamintang durog. Napakabilis lang niya lutuin. Tapos po, yung onion leeks lagay na natin. Dito kasi may nabibiling nor na fish. So, nilalagyan natin siya ng isa. Pampalasa. Ito po yung ikan bilis. Ikan bilis meaning fish. So, ayan. Pwede natin siyang ito. Isasama ko pa. Masarap siya. So, just one. One cube. So, takpan mo natin siya hanggang sa kumulo siya and then hanggang sa lumasa yung onion leeks. Ito na po yung itsura niya. So, pakuluan muna natin, nabalikan natin. Hello! Ayan, kumukulo na po siya. Ayan na po siya. Bango-bango.
susunod na natin yung ating sayote. Hi po! So ayan mga karatan, kumukulo na nga siya. So ilagay na natin yung sayote kasi medyo matagal siyang lumambot. Sobrang bango. So pakuloyin natin siya siguro mga 2 minutes. And then, lalagyan natin yung isda. See ya! Ayan, kumukulo na po. Kumukulo na siya. Wow! So, ayan na po siya ngayon. Lagyan natin yung isda. Super sarap. Ako, hindi kayo magsisisi pag tinry na to. So, dapat yung isda natin, hugas na hugas, linis na linis, walang extra dugo para hindi siya malaysa kasi hindi natin kukulisa eh. Ang hirap pag mag-isa ka lang nag-video. Pasensyahan nyo na po. Wala po ang kasama ngayon. Tapos, pwede na natin ilagay yung ating mga pechay. Lagi na siya. Ibang dali lang. Matukmaan yan agad. Wala lang ito. Kayo mag-alala. Ah, mga 2 minutes. See you! Ayan, so nalanta na yung ating gulay. As you, kanina parang hindi siya magkapasya-pirasya. Swak-swak. Ayan, so ang sarap. Tikman nyo na lang kung meron pa kong kulang, kung lalagyan po ba siya ng patis. Or what, but I think sa amoy niya pa lang, I think okay na to. Tikman natin. Perfect na. No need to put anything. Ang sarap niya. Excited na ako. Ito kahit walang rice, okay, so okay na okay lang. Okay na kami sa isda at sa gulay at sa samaw. So ayun po guys, tapos na ang ating tinolang tilapia. Some they call it pesa, pero ito I think yung pesa is hindi ko alam, basta ito tinolang tilapia na tulungan ko sa papa ko. Ayan guys, you should try this. Ang sarap-sarap niya. Ito na po yung itsura niya. See? Super sarap, super yummy. Diba, yung tilapia natin sakto lang and then hindi overcook yung gulay natin. So ayan, tapos na po. Happy eating! So again mga karatan, maraming salamat po sa pag-stay tuned sa aming channel. Salamat sa mga nag-subscribe and dun sa mga hindi pa, please don't forget to subscribe to our channel, Biyaheng Ratan. And also click on the notification bell para maging updated kayo if in case may akong bagong upload na video. So thank you so much. If you like this video, please comment down below kung meron kayong question or meron kayong gustong i-suggest na lutuin namin. Try po namin gawin. So again guys, thank you so much. Take care and God bless.